Hotel Sanaga na mahagi ng lugaw ng bukas naman na buffet na community pantry. Ilang maagang pumili sa maginhawa community pantry, tinigitan dahil sa paglabag sa curfew. Gilas Pilipinas, piniyagan na mag-training sa Laguna. At Liza Soberano, lininaw ang suporta kay Angel Lawang mag-sorry. Mula sa himpila na inyong pinagkakatiwalaan, ito ang Mulathala. Misto lang may pabuffet ang kilalang hotel sa Magsaysay Avenue sa Naga City na ang ilan sa dito ang kanilang version ng community pantry na itong Biyernes. Imumulathala ni Nadine Donato. Ayon sa General Manager ng Villa Casoras Hotel na si Lynn Palmiano Santi, pinilahan ng marami ang kanilang pantry kaya agad na ubos ang inilatag nilang saring-saring gulay at grocery items sa unang araw nito. Tinawag nila itong Table of Hope and Solidarity with Love. Grabe po yung dumating na tao on the first day kaya naubos lahat yung naipon namin na papamigay. Nag-share po kaming mga employees pati ang may-ari, ani ni Santi. Kasabay ng pagbubukas ng pantry, nakaisa ang hotel sa National Lugaw Day kung saan nakapamahagi sila ng 3,500 bowls ng lugaw sa mga nagawenyo noong kaarawan ni Vice President Lenny Robredo. The hotel would also like to thank its employees and those who contributed manpower in executing this project. May this inspires others to help during these difficult times, pahayag ng hotel sa isang Facebook post. Sa ngayon, sarado muna ang community pantry ng hotel pero nag-iipon daw ang mga empleyado ng pondo para sa pagbubukas muli nito. Noong isang taon, 3 buwang na mahagi ng food packs ang hotel sa daang-daang frontliners sa mga ospital at nagbabantay sa Naga City border control points. Nadine Donato, Nagmumulathala para sa Pilipino. Saka gusto ang mauna sa pila, ang ilang dumayo sa maginhawa community pantry ay nalabag ang umiiral na curfew ng MECQ. Kaya naman, tinigil na sila. Narito ang Pagmulathala. Ang lalaking ito ang unang pumila ngayong Lunes sa maginhawa community pantry sa bagong lugar nito sa labas ng barangay hall ng barangay Teachers Village East sa Quezon City. Alauna pala ng madaling araw, nandoon na siya. Pero dahil labag ito sa MECQ curfew na 8 p.m. to 5 a.m, imbis na ayuda, ordinance violation receipt ang nakuha niya. Ganon din ang lumabag sa curfew. Nawala ng trabaho yung mga anak ko eh. Yun lang. Sa dami ng tao, umabot ang pila ng ilang kilometro hanggang Filcoa. Lahat po ng pumila ko rito na maaga ay naisiwano namin ng OBR o Ordinance Violation Receipt. Kahit na ho curfew, tinikitan ho sila, ganun pa rin ho. Tapos titikitan ho, bigla hong lumusob sila, mga magpa-5 na ho. Hindi na ho nakaya ho ng mga task force disiplina ho. Kamakailan ay naglabas ang Quezon City Local Government ng guidelines para sa mga community pantry. Kabilang na rito na bawal manghihalam ang mga law enforcer para na lang kung may paglabag sa health and safety protocols para maiwasan ang dagsa ng mga tao nag-cut off ng tanghali sa pila. Kailangan talaga nating gawan ng paraan ito para maging maayos. So si Secretary Anyo po ay nakikiusap sa lahat ng ating mga organizers sa community pantry na makipag-ugnayan sa mga barangay. Dahil hindi po talaga kakayanin ng mga organizers ang pagpapatakbo ng isang pantry, especially kung dumagsana ang mga tao. Puna ng DILG, maraming senior citizen ang pumipila sa mga community pantry. Ang una po talaga is sa ating mga bahay na mismo, yung ating mga seniors, tayo na po magpaliwanag sa kanila kung bakit hindi sila kailangan lumabas. I think we have to go back again to the essence of what a community pantry is, na it is for the community and it is not for people outside of the community. VLD Gore, Nagmumulathala para sa Pilipino. Gilas Pilipinas, piniyagan na magsagawa ng training sa kanilang kalambabol sa Inspire Sports Academy. Narito ang Pagmumulathala ni Princess Hortalis. Samang Basketball ng Pilipinas o SBP na binubuo ng mga full-time Gilas Pilipinas players mula 2019 at 2021 PBA Rookie Drops ang kabilang sa training camps. Kinabibilangan ito ni na Ray Suerte, Mike, Matt Nieto, Isaac Go ng Batch 2019,
William Navarro, JD Tungkab, Jordan Heading at sa Deranger mula naman sa batch 2021. Inaasahan din na makakasama si Ateneo Center Ange Coame, SJ Belangel, RJ Abrayenteso, Carl Tamayo, Jason Credo, Jeyo Chu at Lebron Lopez. Una nang nagsagawa ng training ang Gilas noong Enero para sa FIBA Asia Cup qualifiers. Subalit natigil ito nang ipagliban ang tournament. Isinagawa muli ang training noong Marso, subalit natigil muli nang magpatupad ang gobyerno ng paghigpit ng quarantine protocols. Pinag-aandaan ngayon ng Gilas Pilipinas ang FIBA Asia Cup 2021 qualifiers na magsisimula sa Hunyo 16-20 sa Clark, Pampanga. Ganun din ang FIBA Olympic Qualifying Tournament sa Belgrade, Serbia mula June 29 hanggang July 4. Yun lamang, Princess Antoinette Ortariz nagbabalita para sa Mulathala. Hindi na kailangan sa Soberano ang nawalan ng comment na hindi dapat nag-sorry si Angel Oxin sa mga nangyari sa tinirin itong community pantry ng birthday blow at sana nito. Pero habang nakapila ay binawian ng buhay ang isang senior citizen. Narito ang chika Mulathala, Lori Sartep. It's just unfair to me that her attentions were twisted and she's being blamed for the death that she never intended to happen. Sorry if the family affected by this were offended by my comment, but this was not for you, but the people blaming her. Magkasunod na tweet ng actress na nagaganap sa nagdarnat tulad ni Angel pero naunsyumin ng maaksidente ang daliri. You don't need to say sorry ate dahil hindi mo naman kinusto ang mga nangyari. We will be praying for tatay's soul, for his family who is mourning, and for your good health and peace of mind. Bilang pagsuporta sa kapamilya actress na gusto lang sana magbigay ng blow up pero itong naging chaotic sa pagdagsa ng maraming umaasang makikita si Angel at makakuha ng ilang relief goods. Samantala, kapon din ay naglabas ng statement of support ang ABS-CBN kay Angel. ABS-CBN believes in the goodness of the heart of our kapamilya, Angel Oxin, who in her personal capacity has tirelessly helped our countrymen in times of crisis. We admire her commitment to continue serving the Filipino people with selfless dedication and love. We stand by her and thank her for being a shining example of generosity, accountability, and compassion, ang kabuuan ng statement ng Mother Studios sa kilalang darna ng showbiz. Pinasalamatan ni Mayor Joy Belmonte si Angel for many philanthropic works in the city and appealed to her to also help in identifying potential cases. Nananawagan ako kay Angel na makiisa sa akbang ng lungsod na matugunan ang posibleng pagkalat ng COVID-19 sa pamamagitan ng maagang pagtukoy sa mga bagong kaso, lalo na sa hanin ng mga nagpunta sa community pantry na kanyang inorganisa. Pahayag ng masipag na mayor ng QC. Agad naman nag-agree si Karen Davila at pinuri ang move ng QC government. Yes, please pasab po kayo to make sure you are safe. Good action by QC government to offer this free testing ASAP. Loy Sarte, Nakachika, Mulathala. At yan ang mga balita ang ating tinutukan sa araw na ito. Ako po si Biel Digor. Ito ang GCU. Naglilingkod ng tapat, walang makakatapat. At dahil kailangan natin magmulat sa lagay na lahat, narito kami upang mabigay sa inyo ng Mulathala.